bilang magulang ko, hindi ako nakakalabas ng bahay. Wala na rin po akong mga kaibigan. So sabi Mm. ko, nilipang ko yung sarili ko parang sa ano po, through ano, social media nga. Yan po nga pagbablog, ganun po. Parang na ano lang po, para sa sarili ko lang po ba? Tapos hindi ko po namalaya na si Jasa po pala ay maraming nag, ano po, nag-embrace sa kanya. Apo. Marami po, ano, pagising ko sa isang araw, sobrang sabi ko, grabe po nag, ano, nag-lights, nag-share. Napakagandang bata eh. Oo, ang ganda ni Jasmine yun. Eh. Parang artista. Very oo, beautiful. Nga. You have a very beautiful daughter. Oo, nakatingin si Jasmine medyo, nasisense niya na pinag-uusapan natin siya. Pero mami, curious lang, ba't niyo nasabi na wala kayong mga kaibigan? Mula po nung nagkaanak po kasi ako ng ganito kay Jasmine, kailangan ko na rin po mag-focus sa kanya. Yung oras ko po talaga, kasi takes time po kasi magkaroon ng anak ng ganito. Eh. Pag-convincing po, pag ano po, talagang sobrang ang oras ay dapat nakalaan sa kanya. Kasi hirap na hirap po rin siyang irarush siya. Hindi po sila ganon. Dapat po ipinaplano yung mga, ano, mga program sa kanya. Kung may mga social story po kami ginagawa bago, ano yung, may routine din po kami. So full-time ano po kayo? Full-time mommy kayo, mommy kay yes. Jazz. Uh-oh. Opo. Ilan po ang anak nyo, mommy? Bali, tatlo po yung anak ko. Aha. Yung dalawa ko pa, iba din po yung father. Yung ano po, si Jasmine, isa lang po yung sa, ano, sa father. Ito po ngayon po. Uh-oh. Medyo may kaedad na po kasi yung daddy niya. Uh-huh. Kaya po ano, pero po siya po yung nagbibigay sa akin ng mga paano gagawin kay Jazz. Tinuturuan niya po ako. Oo. Paano nyo po nagagawa yun, mommy? Paano nyo po pinag-aaralan yung mga tamang ways para mag-alaga ng isang batang katulad ni Jazz? Okay. Noon po kasi ano, noong una po hindi ko pa alam yung paano ano po yung i-raise po ng ganun na ano na situation na may condition po ng autism. So nagkaroon po ng pag-aaral po ng daddy niya, nag-aral, nagbasa. Tapos sinishare niya po sa akin yung mga nababasa niya. So itong gagawin mo kay Jasa, ganito, para ma-prevent ang mga, yung mga pong tantrums ang pinaka-problema namin kay Jasmine kasi yung po yung pinaka, ano yung pag, ano po, pag babalance ng, ano niya, good mood niya po everyday. Yung po din yung pinufocusin namin kasi pag maganda yung, ano, mood ni Jasmine, kahit ano pong pagawa namin, nag-cooperate po siya at nakikinig po siya. Kaya ano po yung yun po yung pinaka ano big challenges po sa amin, yung bigyan po siya ng mga ano mga activity, yung happy diet po tinatawag na ni daddy niya na palaging ibinibigay namin kay Jessa every day po yun. Ano po yung happy diet, mommy, para sa mga magulang na nanonood ngayon? Yung ano po kung saan po nagkaka-interest yung bata, doon po namin muna siya ano, kumbaga po pupunta tayo sa mundo ni Jessa muna para maging ano makuha natin yung loob nila, tapos dahan-dahan po natin introduce yung mundo natin sa kanya. Hindi po bigla-bigla na parang susundin na po niya yung ano yung world natin agad kasi po sa based on my experience ko kay Jasa ano po yan, ganun po yung nag-effect, mas effect po sa kanya. Sa pagko-content, kaya po minsan po pag may nagsasabing binibaby talk po si Jasa, hindi namin po sinasadyang i-baby talk, pero po dahil po sa problema sa sensory processing disorder nga po, hindi po siya nakaka-relate po doon sa mga parang normal pong pakikipag-usap sa kanya. Right. Yeah. Yung po. Right. Oo. Sa pag-shoot niyo po ng mga vlog kay Jasa, kayo lang po ba yun? Hindi ho ba kinahirapan? Baka habang kinukunan niyo po siya, bigla ho siyang tumakbo. O, diba? Hindi mo ma-predict kung anong pwede mangyari. Hindi po. Ano, kabisado ko na rin po ang ano niya, ang behavior niya. Pag alam ko pong delikado at alam ko pong magtatantrum siya, mas hindi na po ako nagagawan, nagte-take ng mga any ano po, videos or ano. Kasi po, ano, nagpapaalam din po ako sa kanya. Kasi po kahit ganyan po si Jasmine, alam niya rin po kasi. Pero dandan po siya na po nagsasabi sa akin na ano, I want vlog, I want alam niya, picture. Alam niya yung vlog. Siya ha? Na po nag-enjoy. Pinapanood ba I niya, vlog, mami, oh. Yung video niya? Sa social media? Pinaparod ni Jaza? Opo. Yes po. Anong sinasabi pag nanonood? Actually po, hindi po siya nakakapagsalita ng ano, yung sentence talaga. Hindi po siya nakaka-express ng feelings niya. Uh-oh. Hirap pa din po talaga siya. Parang pag tumitingin po siya, nakasmile siya. So nakikita niyo po, satisfied po yung bata. Or nag-enjoy po sa pinapanood niya po. May speech therapy po ba si ano, Jaza para matutong magsalita eventually? Yes po. Dati po yung ano from 3 years old po hanggang 9 years old po hindi po yan nag ano nawala ng speech therapy po tsaka ng behavioral therapy tapos po doon sa ano occupational therapy po. Continuous po kami kahit po sa Makati kami tumira.
sa Salcedo Village po, may malapit din po doon school na ano sa SPED po. Oo. Pero po ano po ang nangyari po dahil po sa dahil po sa sobrang effort po tapos sobrang gastos din po tsaka nakikita po namin na super low memory po kasi si Jasmine, talaga po siyang ano may mental disability po nga ano po. So si daddy niya po ano dinala po sa Australia, doon po na find out na ano autism si Jasmine. Doon po sana namin ipapaterapi, doon na po sana kami titira. Pero po nung nagsabi din po ang doktor na ano mahirap na rin po mag-asenso si Jasmine na yung katulad ng parang normal. Kasi po sa severe po, meron din po siyang ano yung po sa sensory processing disorder po. So ang matutulong lang po kay Jasmine nila is ano po yung hindi po sila makakapag-promise na maabot ni Jasmine yung yung parang typical na tao, ano po. Mas maganda dito na lang sa Pilipinas, ano? Yeah. Opo. Kaya po ang ginawa po ng daddy niya, ano, marami pong ano panahon na pag-aaral niya po. Nag-put on po kami ng recreation at ano po, center po dito sa amin sa bahay po namin. Ah, that's good. So it's a center now. Po namin yung yes po, ma'am. Ang pinokus po namin yung sa sensory ano input po, yung mga exercise po nila, mm-hmm. yung mga sa ano po nila sa hand and coordination speak inaano po namin through internet po tsaka yung pag ano si daddy yung input niya rin po yung train niya po yung mga facilitator namin na may mga programa po kami dito na ano po, in-enhance po namin sila, i-expose po namin sila sa mga equipment po na makakatulong po sa kanilang ano po sa mga balance po nila sa pa, tapos galing. Po sa ano po mga motor skills.